Ito po mga kababayan, nasa labas po tayo at medyo kwan pa po, medyo maaga pa kaya painit-init muna tayo kasi for the past several days, maulan-ulan kasi dito sa amin, hindi kami makapaglakad-lakad ni Mrs. O ngayon, habang naglalakad-lakad kasi po kami ni Mrs., itong taong ito na kakausapin natin, ay lagi kong nakikita rito, nakatambay siya, at nakita ko parang may kapansanan siya. Makausap nga natin po siya. Hello po, Tiyo. Kumusta po kayo? Anong pangalan po ninyo? Alejandro Abion po. Ano? Alejandro Abion. Alejandro Abion. Taga saan po kayo? Karito po sa San Isidro Puro. San Isidro Puro. Ayan po. Yan. So ano nangyari po sa inyo? Kasi nakikita ko may sakit, may tawag yan. Tungkod po kayo. May tungkod po kayo. Parang di kayo makalakad ng maayos. Ano nangyari dyan sa paa po ninyo? Una po sir, nagtrabaho sa construction, naulog ako. Ay, tapos mga aksidente. Tapos mga tulong bulan. Tatlong buwan? Tatlong buwan, inatake ako ng stroke, ng alilad. So yung mahulog ka sa construction, napilay ka na? Hindi pa po. Ah, wala pa? So, ang ibig sabihin po, yung pagkahulog mo sa construction, hindi man nagdulot ng pagka-disable po ninyo? Hindi man po. Hindi man. So ano talaga yung dahilan? Stroke? Mga tatlong buwan po, inatake ako. After 3 months nang mahulog po kayo, ayun, na-stroke po kayo. Ilang taon ka na pong ganyan? Ah? Hindi na po. Matagal na. Ilang taon na po? 2010 pa po. 2010. So mga 12 years na po pala kayong ganyan. Oh, yung mga anak mo po, kumusta? Ilan yung anak po ninyo? Apat po. Ha? Apat. Apat. Ano, kumusta sila? May mga trabaho na rin? Malalaki na? Wala pa po. Nag-eskila pa po. Ay? High school. Ang apat na yan, ang pangalawa. Maliit pa? Maliit pa po sa high school. Oo. Ano po? Maliliit pa? I see. Oh, so, yung pinakamatanda, mga ilang taong gulang? Ano na po yung panganay yung nasa Diyos? Yung panganay 17 years old. Ilang taong kulang na po kayo? 65 na. 65. So late kayong nag-asawa? Ha? Late na, medyo matanda na. So apat yung anak ninyo, tama? Yung bunso, ilang taong kulang? Grade 4. Grade 4 pa lang. So lahat man sila nag-aaral ngayon. Oh, so paano mo siya Paano mo siya tinataguyod yung mga anak mo? May asawa ka pa? Asawa ko po, nandiyan po nag-anastir. Anong trabaho? Naglalabada po. Naglalabada. So talagang problema pagdating sa mga pangailangan ninyo. Paano ninyo tinataguyod yung pamilya ninyo, yung pagkain nila sa araw-araw? Nakikita kasi kita dito eh. Tumatambay ka dito. So nagpapainit ka lang pala dito? Gusto ko naman po kasi makabalik pa man itong lakas ko. Gusto mo makabalik pa man yung lakas mo? Tayo ka nga? Tayo ka nga? Kung maglakad ka nga? Kung paano yung... Ayan. Ay, talagang... Ito hindi ninyo magalaw ng maayos? Yan po. Mga kababayan. Talagang hirap siya. Hirap siya sa paglalakad, mga kababayan. Ba't lagi kayong nakapaa? Walang maibiling chinilas? Chinilas man lang, di kayo makabili? Matulas po dyan, sir. Nasa bundok kayo, dyan kayo nakatira? Dyan pala sila po, mga kababayan. Nakatira? Marami ditong nag-exercise po at mga nagtitinda-tinda. May buko dito, mga kababayan.
So madulas siya, kaya hindi ka na talaga nagchichinilas. Oh, sige. Di yung eldest po ninyo, ano yung natapos? Anong natapos? Nasa senior high na din ngayon? Or college na rin po? High school po. High school, tumigil na siya? Ano pa palang po? Yung nasa grade 9 po. Grade 9? Grade 10, 11, 12? Ano? Di, junior high, ano? Nasa, again, grade 9? Oh, nasa ano siya? Grade 9. Nasa third year. Ay, second year yata yung anyway, grade 9. Nalito po ako ng ano kasi siyempre. So, saan nag-aaral? Oroside High School. Paano yung pangangailangan niya sa araw-araw, yung baon, yung siyempre kailangan yung pambili ng gamit. Saan ninyo ano? Kinukuha? Yung asawa ko. Ay, yung asawa po ninyo, so yung naglalabada. Regular naman naglalabada yung asawa po ninyo. Sa isang linggo, isang beses. Isang linggo, isang beses? Di ilan lang yung kita niya? 350. Pinagkakasya ninyo yon sa isang linggo? 350. So ano na lang ang kinakain ninyo? Yes, masahid naman. Kaya lang. Anong... Paano ninyo binabudget yung 350? Anong uri ng pagkain? Lugaw na lang ba palagi? O ganon? Hindi naman. Hindi naman. So, paano ninyo pinagkakasya? Ilan yung konsumo ninyo everyday? Ilang kilo? Dalawang kilo. Ang... dalawang kilo... anim kayo, di ba? So, anim. Ay, yung ulam ninyo, paano? Siyempre, hindi man pwedeng. Lahat na lang. Gulay-gulay. So, may nakukuha pa kayo dyan sa bundok na mga gulay-gulay? O saan ninyo kinukuha yung pambili? Yan naman po. May mga tanim-tanim naman po dyan. Ano, may mga tanim-tanim ka. Butit may tanim-tanim ka tulad ng langka. So, kinukuha lang ninyo sa paligid po. Ayan. So, kung 2012 kayo, tama ba? Kailan kayo na ano? Na disabled? Na stroke? Mga 12 years na? 12 years. 2010, 2022 ngayon. So, ganito na yung buhay ninyo. And you are hoping na makarecover pa kayo. Ngayon, wala bang dumutulong sa inyo man lang sa family para mai... May four-piece man po. Yun po ang pinagkakaano namin. May four-piece? Member kayo ng four-piece? Buti naman. Naka-member kayo. So, matagal na kayong member ng four-piece kasi, di ba yung requirement yan, may pinag-aaral pa. At very much qualified kayo dahil sa kalagayan po ninyo. Yun naman po ang pag nakakakuha, no? Nabili ng maram-marami kami yung kasya. Yun ang pinagkakasya ninyo. Bakit? Magkano yung ano? 4-piece allowance ninyo? Hindi ko po alam. Si misis mo yung ano? Tumatanggap? O ngayon, magpapasko na kasi. Na-feel po ba po ninyo yung Pasko sa kalagayang ninyong ito po? Ha? Nakakaraos naman po. Parang nakakaraos na lang po? Parang hindi na ninyo feel po yung Pasko? Ganon? Sa hirap ng kalagayan po ninyo? May mga kapatid ka po? Mahirap din po sila. Lahat man sila mahihirap, kaya hindi ka man matulungan sa pangangailangan mo. Kanya-kanya rin. May mga sariling pamilya na rin sila. Sige po. Kasi alam po ninyo, anong pangalan po ulit ninyo? Abion? Alejandro Abion. Siya po si Mr. Alejandro Abion.
65 years old. Eh, pag naglalakad po kami rito ni Mrs., minsan, every day, depende sa panahon. Medyo maganda nga yung panahon. Kahapon sana, pupunta kami rito. Kaya lang, Mr. Rabion, umulan. Siguradong wala ka naman siguro dito kahapon kasi maulan siya. Kanina naman po, medyo bumagsak yung ulan at dumaan kami rito. Wala ka. Sabi ko, wala yung target natin. Sana mabigyan natin ng kunting pamasko. Opo, hindi. I mean, before mo akong nakita, before mo kaming nakita kanina, dumaan kami rito. Talagang inahanap ka namin para ikako, kawawa naman, magpapasko na. Baka pwede natin mabigyan ng kahit kunting pamasko. Okay ba sa inyong bigyan ka namin ng kahit kunting pamasko? At sa pangangailangan ninyo, magamit ninyo? Opo. Maraming salamat. Kami ngayon, kahit hindi kami Santa Claus, bigyan kita ng konting panggastos at magamit mo man lang po sa pangangailangan ng inyong family. At least ngayong Pasko, 9 days na lang before Christmas yata, maging masaya man lang po ang inyong Pasko. So, si Mrs. may konting pera po. Ayan po. 2,000 po ito. Pagpasensya na po ninyo. Maraming salamat po. Ayan. Okay na yan at 2,000 siguro? Opo. O anong gagawin mo dyan sa 2,000? Itong gas. Ha? Bibili po akong bigas at mga ilang kilong bigas ang bibilin mo? Huwag mong ubusin sa bigas. May mga iba pang pangangailangan siguro. Ha? Ulam. At magtabi ka siguro ng konti. Diba? Ah, walang ano man. Basta't naisip lang namin ngayon sabi namin ngayong darating na Pasko, yung mga tulad ninyo na nasa salubong namin sa daan ay babahagian namin ng blessing. Okay pa? Sige pa. Ayan. Yan po mga kababayan. Si Mr. Abion, Alejandro ano? Alejandro Abion po. Merry Christmas. So yun po mga kababayan, yung ating unang beneficiary ngayon. Sana po, sir. Apa? Ano sabi po ninyo? Sana po bigyan pa kayo ng malabang panahon. O lakas ng Panginoon. More blessings. sige po, maraming salamat po sa mga wishes ninyo. Apa? Merry Christmas. Merry Christmas din po. Sige. Yan lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Merry Christmas everyone. God bless.